ayun. I'm happy to say na hired na tayo. So ayun, kanina sobrang aga kong gising, pero kagabi talaga parang feeling ko magkakasakit ako, di ko alam bakit. Feeling ko lalagnatin ako. Hindi naman. That's why nag-drink ako ng alak kagabi. Tapos para makatulog din ako. I mean, nahihirapan talaga ako guys matulog. Siguro is ito yung sa mga cause kasi nga kini-change ko na yung tulog ko. Kaya parang nahihirapan mag-adjust yung katawan ko ngayon. Kasi yung bagong adjustment ng tulog ko. Kasi yun nga, nasanay tayo na natutulog umaga na. Tapos ngayon, matutulog ako ng 11 para magtuloy-tuloy na gising ko ng 6. Kanina, kasi interview ko kanina is 9. Tapos, nag-alarm ako ng mga 6:20, ganun. 6:15 tsaka 6:20. Para pag nagising ako, matulog ulit ng 5 minutes. Kasi ganun ako. Tapos, gising ulit ng pag nag-alarm. So, kanina, twice nag-alarm. And then, inaantok pa talaga ako. So, super inaantok ako. Hindi talaga ako makatulog ng... Naantok pa talaga ako. So, sobrang hindi na ako sanay. Kaya parang ewan ko, nag-ano din yung ano ko, katawan ko. So, sobrang sanay ko guys sa sobrang super tulog na lang. Tsaka yung tulog ko kasi medyo abnormal. Pang-pulsant. Kaya yun, kaya hindi ako nasanay ako na natutulog ng late na. So ngayon pinapractice ko siya na tulog ng early para magising din ako ng umaga. Kasi sa work ko ngayon medyo mahigpit sila sa oras. So, bawal daw yung late. So kailangan i-minimize natin yun kasi bago pa lang tayo. Saka na tayo maging abusarcha. Saka na tayo maging pasaway pag matagal na. Sana tayo ano. So ayun. So kanina nung final interview ko, so sobrang masaya naman ako kasi yan, nagustuhan naman ako nung boss. Tapos yan. So maganda rin talaga guys kung may mga experience na kayo about dun sa ina-applyan nyo din. Kasi mostly yung mga tanong is hindi na siya crucial, unlike pagbaguhan ka lang ang mga tinatanong is most more ni mga about personality ka na. Pero doon about naman doon sober experience ko, so hindi siya mahirap. So ayun, kagandahan lang sa akin kasi based on my experience, marami na din talaga. And then I had different job description, position doon sa previous work ko. So I have this experience where I've been in accounting department, nag-cashier, and then sa marketing. So ayun, position ko dito bago kong work is product specialist. So ayun, kaya best sa previous work ko kasi dito kami yung gagawa ng mismong report. Unlike sa previous ko, all we have to do is to check and then kung tama yung ginawa ng CI. But now, I'll be the one who's going to do it. So medyo dun lang ako siguro maninibago sa bago kong work. But all in all naman, mostly naman gano'n naman ginagawa talaga. Siguro doon lang. And then sa system ng company. Kasi yun, medyo doon lang tayo mag-adjust ng konti. So masaya kasi finally may work na tayo guys.
submission ko ng medical is until December 1. So I can start na as much as possible. Kung magagawa ko nga, as early as I can, is dapat mag-start na ako. So, happy na yun, may work na tayo. So, ayun na nga, at tuluyan na tayo yung mamamaalan sa ating Whitey World. Hindi naman sa tali na mga mamaalam, siguro mga, yun lang, malilimitahan yung pag-whitey natin. So, but just guys, don't you worry. I'll be there. Sabi ko nga, send nyo lang sa akin yung mga new videos nyo para still makakapag-support pa rin tayo. Kasi pag-whitey, hindi siya, hindi ko talaga siya priority, I mean. Kasi hindi talaga nagpa-function yung utak ko at the same time. Parang nandun na lang ako, nag-stuck yung, I mean, hindi naman, mas nakaka-adun naman kasi syempre sa pag-whitey, kailangan napapaisip ka kung anong pwede mong gawin. So parang nandun na rin ako sa parang wala na din ako maisip. So ayun, kailangan ko na rin mag-work kasi nga may pinag-aaral tayong kapatid. So ayun. So I'm happy, sana magawa ko, makayanan ko yung work. Kasi medyo mataas din ang expectation sa akin ng boss. Ayun ang ganun, medyo naano ako dun. Pero still, kailangan natin magpa-impress talaga. Para, yun. Siguro, sa bago kong magiging vlog, kasi mukhang hindi ako makapag-vlog dun, guys. Aside sa ang daming tao doon. I mean, first time ko din makapag-ano kasi parang first time ko makapag-work ng sobrang atami ng mga empleyado. As in, literal na madami. So, kagandahan doon, ang laki ng office, sobrang laki. Tapos, ang agano naman siya. Parang agwat-agwat naman siya. So, pero sobrang laki. So, kanina naiiya ako. Nagulat din ako. Ganun ang mga dadatnyan ko. Kala ko nga, sabi ko nga, interview na ako sa dami ng tao. So, buti na lang may ano sila doon. Mismo sa ano ng boss. So, ayun. So, parang malalakit na yung mga parang ayun. Siguro sa ulo lang. Kasi, ano eh, parang nangingirot-kirot. Parang ganun. Sobrang hindi nga ako nasanay na sa gising ng maaga, then tulog ng maaga kasi nga niaantok talaga ako. Kailangan ko mapagod ng gabi para makantokin ako. Kahit na mapagod, hindi rin siguro kasi ano ako eh, na ano pa, ano ba ito, gising na gising yung ano ko. So, kahit mag-gym ako dyan, may mag-exercise ako dyan, parang hindi rin ako antok eh. So, paano to guys? Doon ako nahihirapan ng pagising. I mean, pagtulog. Kasi ako naman, pag natulog ako ng maaga, naaga talaga ako nagigising. I mean, kahit nga lang mga 6 hours nga lang yung tulog ko, okay na yan. Nakatulog pa ako ng 7 hours, okay na yun. Kasi, ganda na ng gising ko noon. So, ayun. Yun ang challenge sa akin ngayon. Sinutulog ko. Kailangan ma-practice ko siya ng matulog ng maaga. Para maaga din ako magigising. So, wala naman akong kasama sa bahay na magigising sa akin. Soon. Pag magsama kami, yun, may tagagising na ako. Para, ayun, sobrang, nanibago din ako sa biyahe, nakakapagod, sa bagong sakayan. First time ko ulit makapunta doon for how many months na since nag-lockdown until now.
Never na ako nakapunta ng Ortigas. So, kaya natin yan, guys. So, kailangan lang natin i-practice ang pagtulog ng early. So, that's it for today, guys. Thank you so much for listening. So, thank you so much.